Tiene que abrir un bar. Hello. Naku, mga kaibigan. Sa wakas, natagpuan ko na ang aking tunay na ina, tunay na lumuwal sa akin. Hi. Hello. Ay, oh. Biglang nalungkot. Ayaw niyang tanggapin na anak niya ako. Oh my God. Hi. Baby. Hello. La 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 la. Ay, oh. Ang ganda, oh. Abuot, oh. Baby. Hi, baby ko. Baby. Diretso kita? Ano ini yung ang big big? Kinampo ini? Big man? Ano yung waterway? Ah, parang inborn. Ano? Hindi lang ako yung alat ang papa. Hindi. Ayan po mga kaibigan, welcome back dito po sa aking YouTube channel, Aline Dog Comic. Narito po tayo ngayon sa Barangay Mambalite, kung saan po mga kaibigan, meron po tayong sosurprisahin na isang pamilya. Kaya nga lang, mang po, eh medyo malayo-layo daw po ang amin pong lalakbayin bago po namin marating yun pong pamilyang sinasabi ni ate. Ano nga pangalan mo ate? Jocelyn Pante. Ayan, kasama ko po si ate Jocelyn Pante. Sa kanila po ako tumatambay kasi may barbecue. May barbecuehan po sila. Pero hindi ako kumakain talaga ng barbecue. Tumatambay lang po ako. Yan. Siya po ang sasama po sa amin. Bagong kaibigan. Kung maririnig po ninyo mga kaibigan, kasi pasado alas 5 na po ng hapon dito sa Pilipinas, malakas na po yung huni ng mga kuliglig, di ba? Maka naman may pagtawid kulay. Wow, ang ganda. Mga kakahoyan po ang palibot po nito. Kaliwat kanan po namin. Ayan. Bakawan. Nabunga ang bakawan. Aalis na ako ng ano kasi wala naman itong sisita. Diba? May mga wild flowers ako nakikita. Hindi kita. Nabulsot yung nagka-camera sa si RJ. Bali, kumakagat na po ang dilim. Kapag kumagat ang dilim,
Mahati na unti-unti ang aking katawan. Diretso lang po yan. Sabi-sabi po. Yan ang? Bebag po. Ano tanpa? Ano tanpa? Ito, ubuso kong dinamit. Uya-uya po si Ate Sana. Ate Sana! Baja! Ay, ito po yung ano. Ano? Ate Sana! Diyana! Ate Sana! Magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Ay, sila po sa kuya na. Ate Sana! Hello! Saano yan? Kala ko sa kuya na. Magandang hapon. Ate Sana! May gosh! Ate Sana! Ate Sana! Namimingwit po siya. Siya ba? Siya po. Magandang hapon po, nanay. Uto po, kaya naman ang harap po. Ano po? Ah, okay. Siya naman. Namingwit. Ano po ang nahuli natin? Mga isda. Nag-ibang kapag ganalat mo na. Ay, sige, iba ang kuto dumaluba pa po. Isa yung nakaibahan. Dito po sila nanghuli ng isda. Dito. Yan. Okay. Kukunti. Kunti at maliliit yung nahuli ni nanay ng mga isda. Yan na po ang bahay niyo? Ayan po mga kaibigan, narito na po tayo sa bahay nila nanay. Anong pangalan niya? Pipito po. Ayan. Nanay Marciana and Tatay Pipito. Tay, magandang hapon po. Meron po kaming kunting sorpresa para po sa inyo. Ayan. Ito po tayo. Oh. Nakarating kami dito. Namimingwit. Tay. Pipito. Bakit kahapon na? May mga pinuntahan po kasi kami, may mga hinatid din po kami tulong sa Alawihaw. Kaya, ano, tapos ito tayo. Yan. Opo. Nasa gitna po sila ng maganda at mga green, no? Napapalibutan po sila ng mga green na punong kahoy. Yan. Ang ganda po ng lugar nila, talagang napaka-presko, no? At nakikita niyo naman mga kaibigan, talagang napapalibutan po sila ng mga puno, prutas, pili, buko, may mangga. Yan, ang ganda. Tay, Tatay Pipito, ilang taon na po kayo, Tatay Pipito? Ha? Ilang taon na po kayo? 70. 70. Ilan po ang anak po ninyo, Tay Pipito? Ilan. Lima. May mga trabaho na po ba yung po mga anak ko? Kalado ako. At tulo ako yan. Yung tatlo andito. Ano pong mga trabaho po nila? Ay, wala. Asan po yung dalawa?
Ah, yung isa, agad. Sa time na yung isa, may asawa na. Ah, may asawa na, pero may trabaho naman po yung isa. Nakakadalaw naman po dito yung may asawa ng anak ko ninyo. Nakakadalaw po dito yung nakakadalaw? May... nakakadalaw naman. Mm-mm. Saan po siya nakatira? Sa Batangas. Ah, nasa Batangas. Mm-hmm. Tuwing ilang buwan o taon ba bago dumalaw po siya? Ano po siya? Isang taon. Dalawang taon. Nabakasyon-bakasyon naman po dito. Pero nagpapadala naman po sila. Siya. Ano pong pinagkakaabalahan niyo po, Tatay Pipito? Anong pinagkakakitaan po ninyo sa pang-araw-araw? Ay, magpawid. Ah, nagpapawid po kayo. Kaya? May deliver na yung siklag. Ah, ito po. Ito po ay panghuli po ito ng alimango. Alimango isda. Pwede rin po dito. Oo, napasok. Napasok din po dyan ang isda. Gaano po kadalas kayo, Tatay Pipito, merong huli ng alimango at isda? Sa isang linggo, nakakailan po kayong huli? Ano, hindi ako nagkaanin yan. Magpapawid kayo. Ah, nagpapawid. Sa pagpapawid po, nasa magkano naman po ang kinikita po ninyo sa isang gawaan po ninyo ng pawid? Kung minsan, mandaan sa anim na daan. Anim na daan. Yung anim na daan po, nasa ilang araw po ninyo bago po ninyo kita? Ah, sa isang linggo? Oo, isang linggo. Anim na raan. Ilang daan po yung pawid? Ilang piraso po yung pawid? Limang daang piraso. Ah, limang daang piraso. Yung limang daang piraso, Tatay Pipito, kapag ka naibebenta na ninyo, magkano po yun? Magkano po yung halaga? Ayun kan. May... Ah, 600 pesos. Oh. Yung lima... Pero hatian. Hatian pong papaano? Pag nagpahid ka ng tandaan, tiga 50 kayo. At hindi naman namin sarili ang nipa. Ah, hindi po ninyo sarili ang nipa? Hindi. Nakikipagsasahan. Nakikipagkuhan lang kayo ng sasa o nipa. Hatian. Hatian. So halimbawa po, kapag 500 pesos yung pong kita nyo po, tig 250. Oh. At ah? Yung maka... Ano ka, maka lima ka. Tig-250 kayo. Ano? Oo, tig 250. Di ibig sabihin, sa isang linggo, 250 lang po yung kikita po ninyo. Maliban po sa pagpapawid. Halimbawa po, kapag wala pang mga dahon, kundi pala yung dahon, ano naman po yung pinagkakaabalahan po ninyong iba? Ito na po, panghuli po ng alimango. Sa paghuli nyo naman po, Tatay Pipito, ng alimango, magkano naman po yung kinikita po ninyo? Kapag ka merong huli. Makakita yan. Dahil ay di naman binibili yung pula. Anong pula po? Pula ang alimango. Yung puti lang. Yung pula hindi. Ay, sa katulang ngayon puti. Pula ang kanyo. Pula ang kalimitan. Oo, kaya naka... Ipigil. Hindi ano. Tatay Pipito, bakit po, mga ilang taon na po yung mga anak nyo? Ang isa. Ano, pira na si Jomar. Pira na si Jomar. 24. Si Tosoy. 20. Yan mo. Hindi. 20 pa eh. Ah, mga binata na mga malalaki na. Bakit tayo hindi... hindi ba naghanap ng trabaho? Papunta na pong Batangas para magtrabaho. Kanina po nakita po natin si nanay ko, Marciana? Si Nanay Marciana na nanghuhuli po siya ng isda sa pamamagitan po ng pangangawil. No? Ngayon po, titingnan po natin kung ano po yung mga nahuli. Ano mga pangalan po nito? Hindi, Malupalo, Pusukta. Tapos ito, Puntukin. Puntukin. Puntukin, suntukin. Ay, ano it? Tambagoy ini sa ano? Tagalog? Sursugon tambagoy ini. Day ko aram kung ano Tagalog kaya. Ilang taon ka na Nanay Marciana? 51. Ah, 51. Ah, okay. Ikaw po, Nanay Marciana, ano naman po ang pinagkakaabalahan po ninyo bilang may bahay?
Pagpapawid din. Pagpapawid din. Tulong-tulong na lang po kayo sa pagpapawid. Ah, okay po. Yun lang po ang pinaka-inaasahan po ninyo Nanay Marciana na magbibigay po sa inyo ng pang-araw-araw na gastusin, pang-araw-araw na pagkain, yung pong pagpapawid po ninyo. Okay. Madalas po ba kayong manghuli po ng isda, Nanay Marciana? Pag ano lang, wala akong trabaho. Pag may magtitik, kakadap si Manahan. Ah, okay. Pag narikad tiklad, saka banit. Ah, okay. Kapag wala daw po siyang ginagawang pawid, saka lamang daw po siya nanghuli. Pero kapag marami daw po siyang gawa o ginagawang pawid, hindi daw po siya nakakapaghuli po ng isda sa pamamagitan po ng pangangahuli. Naisyana, yan pong anak po ninyong dalaga. Ilang taon na po? Ay, yan lang. Aking anak na dalaga. Ilang taon na po? Inki, tira na nga nito. 25 ka na. Inki! Ah, pa-27 na. Pa-27. Nag-eskwela po ba? Nag-aaral po ba? Ano lang yung nakatapos yung loob. Ah, grade 6. Pero nag-ano yan sa ALS? Dahil mo nakapasok. Pumasok daw po ng ALS. Hindi raw po nakapasa. Ayan. Nagsasain na po siya. Nanay, pwede po bang kuhaan po namin ng video ang bahay po ninyo? Kung okay lang po sa inyo. Hindi po naayos dyan. Ay, kung maglaba, ay okay lang naman po. Mga pero okay, okay po, nakuhaan po natin ng video. Para po ipakita po natin. Ay, mailawan mo. Ah, nagkulungi po kayo. Nagkikipat lang yun. Ah, nagkikipat lang. Ayan po mga kaibigan. Pasok po tayo sa bahay po ni Nanay Marciana at Tatay Pipito. Ay, may malaog na ah. Hello. Malaog. Alam niyo po ba, Nanay Marciana, sa maniwala kayo sa hindi, kapag wala akong karga o kapag wala po kami pambili ng gasol, sa ganito rin po kami nagluluto. Ano nga lang yung pugon? Sa pugon, pero gumagamit din po kami ng kahoy. Pare-pareho lang naman po kami. Marayong mag-aarm kaya sa pugon. Ito po mga kaibigan ang kabuuan ng loob ng bahay ni Nanay Marciana. Hindi pa raw po ayos na masyado, sabi ni Nanay Marciana. Nanay Marciana, pasensya na po na sa dalaga po ha, na bigas tapos groceries. Ano? Salamat lang. Ipasok natin, hindi pinasok ni Tatay Pipito yung ano. Baka ayaw ni Tatay Pipito. Baka ayaw ni Tatay Pipito dito sa dala ko talaga, no? Inis na po. Tatay Pipito, bakit iniwan mo sa labas? Yeah, meron po dito ng kape. Tapos may sardinas, may ito pong aso tanghon, may toyo, may suka. Yan, ito po Tatay Pipito. May pangsain na po kayo, no? Ayan po mga kaibigan, dahil po natin kina Tatay Pipito at kina Nanay Marciana, yun pong kunti ko pong nakayanan, ano? Yan, maraming salamat po sa mga viewers natin, sa mga viewers, sa subscribers, sa sponsor, especially dun po sa maaaring sponsor sa kanila, no? Okay mga kaibigan, ito po muli sa MM Marcialis. Huwag po ninyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Alindog Comic. Pasensyahan niyo na rin po yung pong aking nakayanan, ano? Kasi alam nyo, isa rin po ako sa mga uri ng tao na mahirap din po ang pamumuhay. Mag-iikot po tayo. Iikutin po natin ang kabuang bahay po ni na Tatay Pipito at Nanay Marciana. Pati nga mo tatiwang. Ano na
Nanay Marciana, anahin niyo po yung mga kahoy na yan. Alin? Yan po. Ay, pang ano. Ah, ibig niyo sabihin, Nanay Marciana, kayo-kayo na lang po yung tatrabaho para po makabuok po kayo ng bahay niyo? Oo, si Pito, si Tawa ko. Tapos yung mga anak po ninyo ang katulong? Oo. Ah, okay. Kasi garaba pa yan dati. Mm-mm. Hindi ko. Ito pong bahay po nila nabuo sa pamamagitan po ng pagtutulungan po nila, sila silang mag-aama, no? Katulong si Nanay Shana sa pagbubuo po, sa pagbuo nitong bahay po nila. At ang nakakatuwa rin po mga kaibigan, may mga tanim-tanim rin po sila, mga gulay, no? Gulay, mga root crops. Yan, yung San Fernando. Hindi ko lang alam kung ano ang Tagalog sa San Fernando. Yung pong San Fernando. Inagihan pa naman, oh, tanguyad kong tanong. Ah, talaga? Mm-hmm. Ang San Fernando po, yung pong parang dahon po siya ng gabi, na kapag ka naglalaman po siya, sanga-sanga sa pinakapuno niya sa ilalim po ng lupa. Yung po yung San Fernando. Hindi ko lang alam kung sa Katagalugan, kung ano ang tawag po nila. Meron din po silang papaya, may saging, at may mga prutas, may puno ng mangga. Nanay Marciana, sa inyo po itong bahay, itong lupang ito? Hindi, kay Kagawad Erol. Ah, sa Munti. Ah, kay Kagawad Erol sa Munti. Oo, yung ng barangay tindahan. Barangay Mambaliti. Ano? Ah, oo, magkakilala po kami noon. Mabait naman siya kasi pinatira po kayo. Matagal na kami dito. Ah, matagal na po. Nandun pa kami sa ano, sa Balyo. Sa ano to? Duwan sa Balyo, to pa kami duman. 20 anyos kami duman. Sa butik di ay ano na, mahigit ng 10 taon. Ah, okay. Ang kahon ni nganing yan, tinanong niya. Talaga. Tinanong niya. Nanay Marciana, mapunta na rin po kami. Ano po? Kasi may pupuntahan pa din po kami. Ay. Maraming maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Ano po, Nanay Marciana? Oo. Thank you so much po. Dito? Dito? Dito. Hindi po kasi ako matatandain sa mga pinupuntahan mo na po namin. Especially kapag marami pong mga liko-liko. Narinig niyo na po yung mga kuliglig. Kasi alas 6 na po. Alas 6 na po dito. Tingnan ko lang kung tama. Ay, 5:47. 5:47, siguro dahil sa bukid to, kaya marami pong mga kuliglig. Ayan, maraming maraming salamat, ha. Ayan. Ngayon, ano ka na, vlogger ka na. RJ, pagod ka? Hindi. Tigil-tigilan mo nga ako, kaplastikan mo. Sabi mo kanina, ang pagod. Abnormal. Salamat, natapon din. Sabi, ay salamat tapos. Tabi-tabi po. Yan. Parang yung kay Tatay Dan. Mas malayo po man ito. Mas malayo yun, ano, RJ? Pero ano? Pero mas bukid ito. Mas bukid po ito kesa po doon. Ay, pariho lang. Ano, RJ? Mas malayo nga ito. Mas malayo ito? Oo. Ay, mas malayo daw ito. Ay, hindi. Mas malayo yung kinagtate. Yun, isa lang ang tulad. Dalawa. Sa pagpunta ko po dito, gusto kong po salamat sa kanya, kay girl, kasi naikwento talaga niya ito sa akin. Diba, ano, nung nakaraang gabi, diba, pagpunta ko sa inyo, naikwento. At saka, sa pagpunta ko dito ngayon, may nakita pa akong isa na pwede kong hatidan ng bigas, ng groceries. No? Hello po, ate, kuya. Hi. Gusto kong bumalik dito kasi meron pa po akong nakita na hatidan ko ng konting grasya. Sabi niya,
Meron daw doon nakatirang PWD. Halos giba-giba na rin yung bahay. Nakita ko talaga. Kita po ninyo ang palibot. Yan, kakahuyan siya. Try ko. May baliti. Oh, may baliti dyan? Kung ba po siya nagyan ko? Ah, baliti. Alam mo ba kung ano ang nakatira sa baliti? Ako. Di ba nung panahon, naalala ko, pag may baliti, pinaiingat ang mga tao. Kasi meron daw mga nakatirang mga maligno, ganyan. Yun nga na, kaya natatakot ako, yung malakang tulog. Kaya natatakot ka? Ah, okay. Ikabay ko lang yung tulog dito. Ah. Itong harumi kasi duman. O, di maluwas kami pakatapos magpawid. Di maluwas kami bigbig. Awi ba yung kabo doon? Uy, din tinakna ko.